Magandang hapon mga kaluding. Ngayong hapon ay i-area namin yung siangkor namin kasi drifting kami ngayon at mahangin at saka maalon. Handa namin yung siangkor. Ito ang siangkor mga kaluding or parasyot. Ito ay aming i-area kapag drifting yung prospect na areahan ng catcher tulad ng batang. Kapag maalon at malakas yung hangin, yan ay aming i-area mga kaluding. Talian ng malaking lubid yung pinakaulo ng siangkor mga kaluding. At yung maliit na lubid ay doon naman sa kanyang buntot itatali. Siguraduhin lang na secured yung pagkatali upang hindi madisgrasya ang siangkor mga kaluding. Yan yung maliit na lubid, itatali yan dyan sa buntot niya at lagyan ng buya mga kaluding. Mula dyan sa buntot niya papunta doon sa buya ay 25 na di pa mga kaluding. Kailangan lagyan ng buya para hindi pumulupot yung maliit na lubid sa siangkor. Yan yung purpose ng buya mga kaluding. Sa pag-area ng siangkor, kahit dalawang tao ay kaya siyang i-area mga kaluding. At sa pag-akyat naman ito, mga tatlong tao kaya siyang i-akyat. Madalas naming magagamit ang siangkor kapag season ni hanging habagat at ni amihan mga kaluding.
Hindi kami pwedeng tatali sa payaw kasi maputol yung payaw. Sayang. Kaya yan yung ginagamit namin. Paanod man kami, mabagal lang yung anod namin. Akyat na nga sa angkor mga kaloding ay yung buntot niya, yan yung unang hilain. Yung lubid na maliit, yung may buya. Titiklop niyan siya at magaan na hatakin. Kaya ng dalawa o tatlong tao mga kaloding. May sizes din yung angkor mga kaloding. Depende sa unit na gumagamit. Pag malaki yung unit at maliit yung siangkor, puputok yan. Kung hindi naman ay yung mga galamay ng siangkor ay mapupunit. Malaking siangkor, mas maganda mga kaloding. Hindi siya madaling masira. Kapag maliit at saka malaki yung unit na gumagamit, ayun, madali siyang masira mga kaloding. Sa hindi nakakaalam, ang siangkor ay tinatawag ding parasyot. Hindi yung parachute na ginagamit sa himpapawid mga kaloding. Ito ay nasa dagat, ginagamit ng mga bangka sa tulad naming nasa fishing vessel upang mapigilan ang bilis ng anod namin at lagi kaming nakaharap sa hangin at sa alon mga kaloding. Yang maliit na lubid, yang may buya ay maluwag lang yan, nakaalala lang yan doon sa buntot ng siangkor mga kaloding. Hindi pwedeng malikta rin na yung malaking lubid yung maluwag at saka yung maliit naman yung nakatali na sarado kasi hindi gagana yung siangkor. So, yan ang gamit ng siangkor mga kaloding at napaka-importante sa amin yan. Lalo na pag may unos o sama ng panahon, nabutan kami sa fishing ground. Yan ay yung ginagamit namin, inaarya namin yan at lagi kami nakaharap sa hangin at sa alon mga kaloding. Shout out Kuwakmit TV channel. At sa mga fishing vessel ng Ramona at Chal Fishing, kumbati mga kaloding, salamat sa inyong suporta. Kadali mga kaloding ang pag-arya ng siangkor. Nag-arya kami kapag katulad nito nagpaanod kami ng mahangin at saka may alon. Kailangan namin mag-arya ng siangkor para kaharap kami sa hangin. Okay, ayos na yung pag-iramdam namin, di katulad kanina na doon sa gilid yung mga alon. So yun lang mga kaloding.